So, ito ulit tayo mga idol at muling nabuhay. May mga nag-aabang na po ng video natin, pati ng unit. Ito po ay unit ni Sir Larry Sembrano. Siya po ay yung nagpa-reserve dapat ng kulay red na huli nating na i-test. Yung kulay pula na receiver na nakuha naman ng isang taga dito nga. So, bali nag-down na siya dati nga doon nung maikwento ko. Pero mas pinili niya itong kulay blue na to na sabi ko nga hindi ko dapat pambenta. Unregulated kasi ito. So magko-collect din sana ako ng unit na unreg. Pero ito talaga yung niligawan or nagustuhan niya. Kaya napilitan na rin tayong i-dispatch siya. So pasensya muna. Gusto ko nang mag-shoutout pero tingnan natin. Kasi after natin ng last vlog, akala ko na okay na rin pakiramdam ko, kaya lang kinabukasan bumalik na naman yung ating trangkaso, kaya umabot tayo ng 2 linggo na masama talaga yung pakiramdam. Kala mo okay na, pagkakaramdam ko ng okay, mapipilitan na naman tayong gumalaw at maya maya lagnat na naman tayo, kaya dinaretso na natin ang pahinga. Ito naman nagkataon na nagkaroon ng okasyon. Kaya na-delay na naman ako dito. Bali, kakarating lang namin ngayon kapabalik sa bahay. Sabi ko kay sir, itetest na lang. Actually, na-test na. Nagkaroon lang ng adjustment ulit. Para, kasi adjuster, kung adjustable yung trigger natin. So, nakukulangan ako sa adjuster niya. Kaya may konting ginawa ulit tayo. So, tinest na natin. Nandun pa yung ibang tama. So, i-continue ko lang. Hindi ko na na-videohan yung unang test. At ngayon ay mukhang okay na naman. Kaya, tingnan na rin natin. So, next time ako mag-shoutout, meron tayong mga nagpapa-shoutout. Hindi ko palang nailista. Okay. At para makasingit tayo ng ibang test, meron kasing lumiligaw doon kay ating batang na mula nung mabuo natin, hindi na rin natin napaputok. Tsaka ngayon kay kay yung uneno na kulay red, hindi pa natin na-testing. Baka may sisingit natin ngayong araw at masubukan na rin natin. Kaya bilisan muna natin kasi meron din mga nag-aabang ng video. Salamat nga pala doon sa nag-aabang ng video natin at ako yung nagpapasalamat ng marami. Hindi raw sila masyado nanonood ng ibang video. Yung atin lang inaabangan. Tapos tamad pa tayong mag-upload. Yan nga sabi ko, ayoko naman mag-upload ng medyo. Although paulit-ulit tayo dahil ito ay para ebidensya lamang na makakarating okay yung unit sa inyo. Kaya kailangan din natin na ma-test. Okay, so singit lang tayo na makapaglista ako ng mga shoutout natin dyan para ma-shoutout ko rin kayo. So ayun, meron na tayong nakatutok na camera doon. Meron na tayong nakapagpaputok na ako ng 2 para dito sa bagong na adjusted na siya. So titingnan natin kung okay. So medyo mahirap lang talaga pag walang scope. Lalo na ito, medyo mapalag. Kaya kailangan hawakan ko. Medyo hawakan ko yung ibabaw niya. So, itinest ko siya sa Astro. Hindi ako masyado nagandaan. Parang sa Meteor. Itong barrel na to. So, bali patatlo na to. Medyo hahawakan ko lang para hindi masyado tumalag. Kadikit pa naman, patatlo. Paapat. Apat. Konting gasgas lang sir ng ating paputukin mo pa palima.
Okay, so check ko lang yung video. Okay, so bali meron na tayong dimantira. Dagdagan pa po natin. At hindi ko masyadong makita. Parang may lumalayo. Konting ano ba to? At ang problema nga ay umapalag tayo, wala tayong scope. Okay, bali paanin. Yan, kung mapapansin nyo dito sa may ano, kumapalag talaga siya eh. Kasi umuuga yung ating gato. Paanin. Ito. So, tingnan natin kung makikita dyan yung palo ng barrel. Palo ng barrel. Okay, hindi ko na makikita yung ano. Tama natin doon. Tibiyohin na lang ulit natin. Okay, last na muna ito. Wala. Tingnan ulit natin, mga idol. Okay, so tuloy natin, mga idol, at tumatiming tayo sa ulan. Nahina pa na yung ulan at ngayon ay nagbabadya naman. Kaya ilast ulit natin. So bali, nagkaroon ulit tayo ng konting adjustment. Ano tayo, meteor, medyo alangan yung isang bala. So, meteor tayo. Itira na ulit tayo doon, susundan lang natin. Sumit naman doon sa nauna. Bali, paanin na ito doon. Okay naman. Ulat na natin ito. Baka tayo iabuti na ng ulan. Ilang araw na naman natin itong pinetest. Nagkakaroon lang tayo ng adjustment. Para makasingit pa ako ng unit. Hingin ko lang ulit. Parang doon at doon naman na pagsak. Yun, parang lumaki na yung butas doon. Check lang ulit natin. Yun, nakailang adjust din tayo at nakuha na naman natin na maganda siya. So kanina ko pa naman itong tinitira ulit. So nakita ko nung replay ko yung video na medyo may tumatalsik na mga ano, yung galing sa semento. So makikita natin na nagtatalsikan sa power niya. So okay na to, talagang patay na patay yung target dito. Okay, so pwede ko na itong i-ship kay Sir Larry Santano, yung unit niya. So nagpapalit-palit tayo ng kulay. So ito'y dati ng buta po yun. Sabi niya sana ay parang varnish yata. Okay, so yung bilog ang tangke. Yan. Talagay ng bypass. So pwede ko na itong shift. Babawasan lang natin.
kasi meron pa siyang mga 2-4 pa yung karga niya. 1,400 pa. So, papabalik ko na si mama dahil yung message na ako ni sir. At yan, may tumatawag sa akin habang pag-vlog. Okay. So, pakita natin yung ating tinarget. Kung bakit naglilipatan yung mga kapitapiratong simento. Alam mo eh, alika po. Pinansin ko lang yung tumatawag at ano, na-storb yung ating vlog. Yan, so makikita ninyo, umuulan na naman, dapat magsisingit pa ako ng unit ngayon. Kaya lang, hindi tayo pwedeng maambunan, baka mabina tayo. So, patitilain lang natin kung titila pa. So, tinatanong ni sir, mature tayo maganda. Okay. So, yun. Hanggang dito muna sa unit na to at isingit ulit tayo. So, ayan ang ating ano. Yan, tinira natin. Ito. So, pansinin natin sa likod. Medyo ano na yan, medyo solid na yan. So, yan. Sobra yung power niya. Talagang ano, bakbak na naman to. Dati itong kabila yung ano, mga bakbak. So ito na yan. Yari. Okay. So yan, medyo nawala-wala yung ambon. Idiretso natin mga idol. Ito si, kung makaalala nyo, si Batang. Ayan, 7 inches natin receiver na ginawa noon. Na hindi pa natin na-testing. Okay, so ngayon may lumiligaw dito. Eh, kita nyo naman ang itsura ng barrel, yung labas. May kita ninyo. Ayan o. Medyo napapatambak lang dito. Kaya masasayang lang. Eh di dispatcha ko lang muna kasi pwede pa naman tayong gumawa. So, yan ay, yun nga, folding din. So, itatest natin ngayon. Ay, zero ko na. Meron na akong 2 tira doon. Hindi ko lang ma-update agad yung kumukuha. Yung isang kumuha din dito dati eh. Malapit lang dito sa amin. So, ngayon may camera na tayo doon. Itatest na natin. So, medyo madali-dali sigurong itest kasi may scope tayo. Masusundan natin talaga na yung tama. Unlike doon sa lagi tayong walang scope. Nanguhula tayo kung gumagalaw o hindi. So, yan. Since ano, ang setup ko nito, yung gamit kong regulator ay adjustable. Adjustable regulator. So, kinuha ko siya sa nakaset ko ng parang 1.5 lang. So, mahaba yung receiver natin. So, meron na tayong 2 tira doon. Siniro natin. Bali, patatlo na to. Okay, so matetest na natin. Okay, so patatlo. Yun, shoot naman. Apat. Parang doon din. Palima, ito to. Parang hindi po. Palima. So, sa Astro siya, maganda. Kaya Astro yung gamit natin.
So, check ko, medyo may bumaba yung ano eh. So, tingnan natin mamaya kung alin. Kasi nga, yung nag-zero tayo, unang dalawang tira pa lang natin. So, ngayon pa lang nagamit yung barrel. So, tingnan natin kung saan natin kukunin yung tamang zero nito. Papito na yata ito. Okay, papito. Sabihin ko lang sa video. Okay, parang isang butas naman ang binabagsakan niya. O yung sa mababa yung kukunin natin kasi nasa tamang output ko naman siya. Yeah, adjust na lang natin yung scope kasi yun nga, hindi pa ito nagagamit. Hindi pa, kumbaga hindi pa nabibreaking yung barrel natin. So doon natin kukunin sa mga pahuling tira na lang. Okay, check lang natin sa video. Okay, so yun, nakita natin. So yung nasa taas, unang dalawang tira, ay consider na lang natin na breaking siya. So in-adjust ko na yung scope sa zero natin, yung mga huling tira natin, lahat naman ay doon pumasok. So yan, kailangan ko na talaga itong i-dispatcha dahil hindi rin naman magagamit pa at hindi naman tayo nalabas. Okay. So, kita nyo naman yung barrel. Yan, oh. Hindi natin nahahawakan, napaghahawakan. So, hindi natin naiingatan, hindi natin nalilinis man lang. Kaya, i-dispatch ka muna natin. Saka na tayo gumawa ng bagong idadagdag sa ating koleksyon. So, yun. Since may nagkaka-interest nga dito, bibitawan ko na. Okay. So, maganda naman. Okay naman yung tama niya. So, maganda dyan, adjustable yung ating ginamit na regulator. So, madali-dali ang mag-adjust sa kanila. And then, adjustable din yung ating hammer. So, na-demo ko na naman ito sa ating video dati. Okay, so, susunod natin ay yung arms core na multi-shot. Titingnan natin kung nagkaroon ng improvement kasi kalat-kalat yung tama nun. Pero pag ano, ginawa na natin ang paraan, tingnan natin kung may pagbabago. Kung wala, wala tayong magagawa kundi palitan yung barrel. Okay, so ito si batang na 7 inches na ginawa natin. Tingnan pa ulit natin kung makakasingit tayo ng isa pa.